So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago was up man na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, itong video na to ay para lang sa biggest wakaw sa buong Pilipinas. The King himself, The King Buraot Max. Yeah! Eto yan, ha? Nitong mga nakaraang araw, mga kahombre ko, I was shocked. Meron nag-message sa akin, hindi ko pwedeng pangalanan, no? But he's been good to me, so I love you back. Good evening, Boss MG. Baka pasok sa standard nyo, tirahin tong laos na Mavs Phenomenal Basketball. Dahil sa unfair labor practice nila. Actually, matagal na nilang issue to, na Rafi Tulpo na nga sila, nung nakaraan taon dahil sa hindi tamang pagpapasahod hanggang ngayon, kasi ganun pa din ang ginagawa nila hanggang ngayon, di ba? Pati dati nilang player na mga sumikat, pati si Kuya Dane ng Flip Phenomenal, nag-alisan dahil sa kasakiman sa pera nitong Coach Mavs. Dati nila akong videographer editor, 20,000 lang ang sahod namin sa isang buwan. Tapos yung pinapagawa sa amin sobra-sobra, araw-araw upload, araw-araw shoot, walang day off, puro overtime kasi pag nag-shoot kami sa isang exhibition game, halos inaabot kami ng madaling araw. Tas fix lang sahod namin sa 20,000, wala pang benefits. Kung tutusin, malaki pa sahod ng crew sa mga restaurant. Shoot, edit, tas 20,000 lang, wifi, tubig, gasol, binabayaran pa namin sa kanila. Yung scholars nga nila na players, wala man lang TF sa bawat laro nila. Pero laki ng TF ng Mavs sa mga invitation. Tapos, hindi pa sila libre sa pagkain. Libre lang pagkain nila pag may exhibition game. Ginagawa lang silang content material. Yung niraraso nila kasi, yung tinuturo sa kanila ng Coach Mav, parang ex-deal daw. Dapat nga daw yung scholar yung magbabayad sa kanila kasi tinuturuan sila. Dasal muna bago sugal, ha? Tandaan! Para swertehin sa scatter, sa talpakan, magdasal. Baka Coach Mavs yan! Tata Coach Mavs! Dasal, sugal! Dasal, sugal! Dasal, sugal! Anyway, mga kahombre ko, para sa akin, ang 20,000 per month para sa isang editor ay hindi na yan masyadong maliit, okay? Yun nga lang, dapat nasa tama. In this case, yung pinapagawa ni Mavs was crazy. Tulad ng araw-araw shoot, overtime, walang off, that's great, man. Buti na lang in-specify niya kasi parang ang saklap nung tulog, 20,000. Sa sobrang dami naghihirap ngayon sa Pinas, 20,000 lang. Pero nung in-elaborate niya na lahat kung bakit yung 20,000, kung ano yung gagawin, oh my God, I was shocked, man. This is crazy. Tapos pinagbabayad pa sila ng mga gasol, ng pagkain, etc., etc. Wow, this is crazy. Mavs, alam mo, from the start, wala na talaga akong respeto sa'yo. From the beginning ng lahat ng ito, wala talaga akong respeto sa'yo. Yung mga tao, back in the day, sikat na sikat ka eh. Yung mga tao used to respect you a lot. Sobrang respeto ng mga tao dito. Naalala ko noon, nung may BOTY pa, nako, sobrang allergic to sa BOTY kasi daw may talpakan. Aba! Nalaman-laman ko na, puki ng ina, may matindi pa kayo. Yung papustahan nyo under the table, sobrang illegal, Mavs. Yan yung mga tao, mga ayoko, mga kahombre ko. Yung mga talagang madumi pala talaga yung budhi, pero itinatago nila. Ganyan lang yon, mga kahombre. Yan yung pangit, kasi mga peke plastic. Si makagago, mga kahombre ko, hindi ganun. Aminado ko na talagang demonyo ako. Yung budi ko maitim pa sa maitim. Pero ako, aminado ko, man. I'm the baddest guy in the Philippines, lalo na sa social media. Suga, lahat yan, man. Hindi lang talaga, wala lang talaga sa mga pinagbabawal na gamot. Hindi ako sa ganyan. Pero itong Mavs, guys, hindi niya aminin yan. Kahit pa ipakremate mo siya, kausapin mo yung abo, hindi pa rin niya aamin yan. Sinungaling na nga, pakitang tao pa, buraot, buakaw, buaya pa. God.
Okay ka lang. Kaya pala mapapansin yung lahat. Lahat ng mga pillars niya nawala na sa tabi niya. Lalo na yung Dane. That guy, hindi ko naman kilala yung Dane, man. But you know, nakikita ko lang siya back in the day, nakasama siya lagi ng Mavs Phenomenal. Hindi ko alam kung nasa na siya ngayon, hindi ko alam tong flip something na to, hindi ko to alam. Etong Dane, madalas niya yung kasama kasi walang Mavs kung walang Dane kung walang Mavs, parang ganun. If I'm not mistaken, di ba? Ito yung maputing lalaki. Yun yung pagkakakilala ko sa tao na to. Parang siya yung manager, nagmamanage sa kanila. Siguro kumakausap ng mga endorsements, ganito, ganyan. End of the day, Mavs, imaginein mo, tinalikuran ka niyan. Marami ng mga players na tumalikod sa'yo dahil sa kaburautan mo. Alam mo, nakakahinayang eh. Kasi ang ganda na ng negosyo na ginawa mo. Pero at the end of the day, naging greedy ka. Nagising yung mga estudyante mo, nagising kahit si Dane, sa mga kawalangyaan mo. Kasi at the end of the day, hindi ka pwedeng lumipad nang wala ang mga tao na yan sa tabi mo. Kaya lahat yan, kahit sabihin na natin na teka, MG, eh ako naman yung platform eh. Tama, Mavs, ikaw yung platform, pero sila yung content. Paano yun, Mavs? So in this case, mga kahombre ko, siya yung platform, sila yung content. Tignan nyo kung gaano kabagsak ang Mavs Phenomenal ngayon. They are totally gone. Nasa mga probinsya na lang sila ngayon. Doon sila nagtatry na kumuha ng pera, ng ganito. But I don't know anybody now sa Mavs Phenomenal. Bagsak na po ang Mavs. Mavs, sana bago ka mamburaot ng mga videographer, ng mga players mo, ng mga editor mo, sana inisip mo na one day lalabas at lalabas to. Maka-Diyos ka pa naman tao, pero maawain kang tao. Yun yung pinoportray kasi ni Mavs sa buong social media. Na siya'y mabait, maka-Diyos, mahal na mahal niya yung mga bata. Pero deep inside, hindi nyo alam, mas demonyo pa po sa akin yan. Bakit ko alam? Eh, ikaw na ba naman ang magpataya sa mismong laban? Mavs, itatanggi mo ba? Hindi ba totoo na nagpapataya ka sa mismong laban? Hindi ba totoo na pumupusta ka sa mismong laban? Marami ba po yan, mga kahombre ko? Tulad nga ng pera, views, endorsements, meron dyang paiba pa po ang talent fee ni Mavs sa talent fee ng mismong grupo niya. Naalala ko tuloy yung lumaban sa BOTY dati na dating Mavs. Wala na siya, hindi na siya Mavs nung panahon na yon. Grabe, naalala ko, nakalimutan ko na yung pangalan niya eh. I don't remember the guy anymore. Kasi parang tuwan-tuwa siya sa talent fee. Sa BOTY, sabi niya, grabe boss, ganito pala talent fee niya dito kasi kami wala eh. Walang-wala talaga ako. Ganun. Paano nangyari yun? Eh, sikat na sikat ang Mavs. Di ba? Usually kasi, pagka sikat ang brand mo, usually meron ka talagang ibubuga, di ba? Siyempre, dapat meron ka rin kita bilang ikaw yung founder, ikaw yung owner ng brand. Pero lagi mong iisipin na kapag wala yung mga tao sa kapaligiran mo, eh wala na. Game over, wala na yung business mo. So isa yan sa mga naging downfall ni Mavs, kaya mapapansin nyo wala na siyang views. Kung gusto mo Mavs, gayahin mo na lang ako. Mag-isa lang, wala akong kaproblema-problema. O, trash talk dito, trash talk doon, panalo ko lagi. Diba? Nakakaawa yung mga bagong editor na nahahire nila. Kasi nagpapakitang gila sa kanila tas di man lang nila sinasahura ng tama. Real talk yan, ha? Yun ang crazy. Yung GC namin na puro naging editor nila, yung yan yung nagpasok sa amin sa Mavs. Nagigilty siya kasi ganun pa din system ng Mavs. Tapos siya nagpapapasok sa amin maging editor. Tinry na nila mag-suggest dun sa na feeling content creator. Pero ganun pa din pala pambuburaot nila sa mga editor. Bawal kami magkabutas ng upload sa isang araw kasi pinapagalitan kami. Lalo na ako kasi ako may hawak ng vlog sa YouTube. Halos di pa kami makakain. Grabe sa tanghali kasi kailangan namin matapos mag-edit kasi may dayo pagka 5 p.m. Kailangan mag-shoot. Tinatakot pa kami. Pag di kami makagawa ng isang video sa isang araw, sasabunin daw kami ni Coach Mavs. Mas nakakatawa pa dyan, 10,000 lang starting salary namin for first month. Grabe mga kahombre ko, this is crazy man. Eto pa, about naman sa mga binuburaot nilang resort.
na pinag-istayan namin. Kahit gustong gusto na naming umuwi kasi sobrang nakakaya na sa may-ari, sobrang lugi na sila sa accommodation na binibigay, minsan naabot kami ng 1 week para lang makapag-content sila. Ang galing mo, Coach Mavs! Pasampal nga, paapir nga sa mukha! Tapos pag-aalis na kami sa resort, ni token walang maibigay. Meron nga dati humihingi ng merch na t-shirt yung may-ari. Hindi binigyan, binentahan pa nga. Kaya bumili na lang yung may-ari ng resort. Ganyan ka-crazy si Max. Kasi halos lahat ng resort na inistayan namin, sumisigway ng merch. Pero binebentahan nila. Ito po, Tanawan, Batangas to. Di kasi na-promote yung resort. Yan, yung nag-accommodate sa amin, yung naka-blue. Humingi din ng merch yan, pero di binigyan. Grabe to, mga kahombre ko. Alam mo, Coach Mavs, kung hindi mo naman pala kayang makibagay sa tao, huwag ka na magnegosyo. Lalo-lalo na, huwag kang magpabango sa social media because you are not. Isa kang malaking kahihiyan, ma'am. Alam nyo, mga kahombre ko, yung mga ganyan tao na buraot, yan yung mga tao na minamalas sa buhay. Usually, alam nyo, mga kahombre ko, ako, sa mga negosyo ko, hindi ako naging ganyan. Yung tipong hindi ko iniisip yung mga tao ko, hindi ako nag-iisip na ganito. Alam nyo, mga kahombre ko, sa totoo lang, ang dami kong kasambahay dito sa bahay ko. Ang ginagawa ko, konting may magawa lang sila na extra, binibigyan ko yan talaga. Siguro, let's say, isang araw, kunwari, nagkaroon akong bisita, binibigyan ko yan. Tapos, ang ending, kapag naisip ko na lang na, sige, bibigyan ko na lang yung mga kasambahay ko because, you know, they've worked their asses off. So, hindi ko na lang bibili yung anak ko na laruan, next time na lang. Alam niyo yun, kasi may pagpapaliban ako. Kasi mas mahalaga na bigyan importansya, halaga mo, yung mga taong nakakapagpagaan ng buhay mo. That's who I am. Kaya ako successful in life, man. Hindi ako naniniwala sa kahig ka lang ng kahig. Puro kabig lang sa buhay. Guys, walang ganun. That's why si Mavs hindi pa rin successful hanggang ngayon. Instead na naging successful, palagapak po. At lalong-lalo na iniwan na siya ng mga pioneers niya. So game over na po ang Mavs Phenomenal. Alam nyo naman nyo, never heard anymore of them. Diba? Wala na. Even yung laban nila nung PBA Moto, nung Moto Club, nung mga iyake na Moto Clubbers na yon, mga iyakin sila eh. Diba? Alam nyo, naalala nyo yun. Diba? Wikilo Money, tas wala naman pala sila mga bayag na tumaya. Diba? Galing mismo sa Pingris. Ngayon, mga iyakin na yan, nakipaglaban against kay Mavs. Real talk. Wala na noon. Ang tawag dyan, karma. Ang tawag dyan, laglag bayag. Ang tawag dyan, buhay ng buraot. Magulat ka. Baka mamaya, sobrang buraot mo. Pati panty ng asawa mo, isuot mo na rin. Kasi ikaw bumili niyan. Mamaya niyan, sobrang buraot mo. Ikaw nang dumedede sa dede ng anak mo. Kasi ikaw bumili niyan. Krabi ka naman, Mavs. Krabi ka naman, nakakahiya, Mavs.